mga Swissie. So for today's video po, ang gagawin po natin ay mag-unbox po ulit tayo ng HP Smart Tank 515 wireless all-in-one. So pwede po ito, i-connect nyo lang po sa mga Android phones nyo, sa mga cell phones nyo, tapos sa mga desktop computers nyo, tsaka po sa laptop. Ngayon po, mag-unbox po tayo kung paano po gamitin itong HP printer na to. Kasi po, sa ngayon po, kahit bakasyon na, mas kailangan po ng mga estudyante ito, tsaka ng mga nagne-negosyo para sa mga projects nila, para hindi na po lalabas yung mga bata. Parang napip po namin o feeling po namin mas makakamura kesa magpa-print na magpa-print po sa labas ng kung ano-anong project po. Kasi po, katulad po ng anak kong babae, lagi na lang po may pinapa-print, may pinapa-scan o kung ano-ano ho. Kaya ngayon po, naisipan namin bumili ng asawa ko ng HP Smart Tank 515. So, start na po tayo. Open na po natin yung box. Open po natin yung box. Ang bili nga po pala namin dito ay 9,495 sa Vista Mall Taguig po. So, let's open the box. Ito po yung ano niya ho, yung ink niya. So kung kunyari po naubos po itong ink na to, kailangan po ito rin po yung ink na bibili niyo. So meron pong nakalagay diyan kung ano po. Sa mga bookstore po meron po. Tapos po, yung gantong karaming ink, kaya niya pong mag-print ng 8,000 na A4 size. Na 8,000 pages na A4 size na black. Tapos sa color naman po, colored na print, kaya niyang mag-print ng 6,000 pages. A4 size po, A4 size. Tapos andito rin po yung mga cables niya. Yan, yan po yung kakabit natin dito, yung plug po niya. Tapos, ito po yata yung tinatawag na cartridge. Ipinapasok po sa loob niya. Yung pinaka-head po. Yan. Print head po pala. Print head. Sorry po. Sorry. Yan. Tapos, ito pong printer. Next part. Wait lang pala. Lagyan po natin ng ano, nang sa pinto. Baka mapagalitan ako ng pinto ko. Magagas din. Yan. Plug natin. Kakabit natin yung plug niya. Ito po yun. Sa likod po, meron po, nasa likod po yung slot noong ganito para pangsaksak. So, ito po. Medyo idiin nyo lang po. And then, saksak po natin ho. Meron na po akong extension dito sa tabi ko. So, nakita niyo ho, nag-blink-blink na siya. Nag-blink-blink na po. Hintayin lang po natin siya na may lumabas na parang ano doon. Yung mag-stable po yung umiikot para nag-loading. Kaya niya po mag-loading, nag-request po siya na dapat lagyan po siya ng ink. So, lalagyan po natin siya ng ink. So, open po natin to. O, itong dalawa po na to. Yan. Ito po yung mga lagayan ng ink. So, ito po yung ink. Ngayon po, meron naman po kulay.
kulay yan kung saan nyo dapat ilagay yung mga ink. So, eto pong black para dito po sa solo na nandito sa bandang right side. And then yung magenta po sa gitna. And then yung yellow dito po sa bandang kanan. And then yung cyan po is as a cyan color dito po sa kaliwa. So, lagay na po natin, ho. Iaharap ko po sa akin kasi po nahahanginan po. Ayan. Kita pa naman, ho, di ba, ho? Kita pa. Kita ba, babu? So, ulit po, syempre, nandito na naman po yung makulit na bata. Manonood na naman po ito. Ito po, ano, har-har po itong bata mo. So, mas makakatipid po pagka may ganito po. Ako rin mo, kailangan ko nito yung pag po may mga, ano, mga labels po ako na pinapiprint, lumalabas pa po ako. Para magpaprint sa mga computer shop, eh medyo, syempre po, kailangan din kumisa ng mga computer shop, kaya medyo mahal po. Yung isang A4 size po, magkano din mo paprint ng black. Yung black lang po. Buksan nyo lang po yung bottle kasi meron pa po yan. Meron pa po itong seal dito eh. Yan, buksan nyo lang po ito. I need plastic. Kuha kita? Okay. Tapos, balik nyo po yung cup. Tapos, open nyo po yung pinaka sa may nozzle na. Yan. And then, press nyo lang po ito. Tapos, hindi nyo na po kailangan pisilin ho. Kasi kusa na siyang papasok lahat doon sa ink tank nyo. O, ganyan lang po. Yan. So, open po natin ito. Ayan. Kung makikita nyo ho, magkakaroon na po siya, di ba ho? Kita po ba si screen? Alright. So, open po natin ito. Tanggalin yung seal. Don't touch it. Ganun na po, sinit. So, ito naman po ilalagay natin. Yellow naman po ang ilalagay natin. Yung sa black po, nakalagay na yung lahat. So, tandaan nyo po, ho, kung ano po yung nakalagay doon sa bottle nyo, yun din po yung dapat nyo bilhin na ink. Hindi po siya pwedeng malagyan ng ibang klaseng ink. So, sa mga bookstore po, tsaka sa mga, siguro po, sa mga mall, may mga nabibili naman pong mga gantong ink. Okay na po yung yellow. Close nyo po agad. Tapos, yung cyan color. Cyan. Where's the other one? What's the other one? Magenta color. Okay. I thought you have it. I thought you touch it. I don't have any box too. So, may ano po yan, no? Color guide po yan. Huwag po tayong magkakamali. Bawal na bawal po ang magkamali. Okay. So, habang nilalagay po natin yung blue, ubuksan ko na po itong magenta color. Primary colors. No. Oh my god. What happened?
Hindi ko po maisabay mailagay kasi ho, medyo ano, baka hindi magkasya. Rose. And then yung magenta color na po. Lalagay po natin yung printhead niya. So may color coding din po yan. Ayun yung violet, kakabit nyo lang po doon sa loob niya. Tatanggalin po nyo yung kulay orange na nasa ibabaw. And then tatanggalin nyo rin po yung tape. Ito po, tatanggalin nyo rin po yan. Tapos kakabit niyo po siya. Iwasan niyo pong hawakan to ho. Bawal pong hawakan yan. So yan, kabit niyo po sa loob. Ayun. Makakabit na po siya. Tulak niyo lang po yun. Tapos, close na po natin. Yun, na-close na po natin. Pagka-testing po tayo ngayon. So, kung gusto niyo pong mag-scan, or mag-xerox po, patulad po nito. Ito po yung na-print niya na eh. Kung gusto niyo pong mag-xerox or scan, ganito lang po gagawin natin. Ho, lagay niyo lang po dyan. Yung usual po na nakikita natin sa mga Xerox, ano, Xerox machine, kapag nagpapa-Xerox po tayo. So, yan. Tapos, kapag po ang gusto niyo i-Xerox ay colored, meron po kayo makikitang bilog dito, ito po, yan, na merong tatlong kulay. Yan, yung may colored po. Pag po, ano lang, black lang po, yun lang po log na walang kulay. So, try po natin yung may kulay. Ang inuna ko po pala ay walang kulay. So, magpiprint po siya ng dalawa kasi dalawa po yung pinprint ko. Semirox po pala. So, ito po yung isa. O, diba po? Xerox siya, Xerox. Xerox copy or scan. So, ayan po. Kapag po matagal yung diin nyo dito sa, ano, dito sa button na to, lumalabas po yung mga number. So, doon po malalaman kung ilang copy yung inyo i-print or i-scan. So, dito naman po tayo sa may kulay. So, apat po yung pinprint ko. Tingnan po natin yung accuracy ng pag-print niya ng ano, color. Medyo stress po yung pag-ano ito kasi hindi naman po ako sanay. Alam niyo naman po, ang alam ko lang hawakan mga gulay. Eh, yung mga anak ko, kahit po may knowledge sila rito, ayaw po nilang humarap sa cam. Nahihiya po kasi. Napansin niyo po, kapag po ano, kapag po colored, nakatiyaya. Ang dami po na po nasayang na ano, na typewriting, excited eh. So, pangalawa na po ito. So, wag po tayong mag-worry kung ngayon sa simula po natin, eh, print ako ng print kasi yan naman pong mga free ink na kasama nitong printer. Makakapag-print po siya ng 8,000 pages or 8,000 na ganito ng black lang.
Tapos, kapag po colored, 6,000 pages. So, ayan po, ho. Kita niyo po, colored na po siya. Yung kanina po ay black lang. Yung in-scan po natin. So, ayan po. So guys, ganun na. Sa pagpiprint naman po, para dito sa HP Smart Tank wireless all-in-one natin. So ang dapat po natin gawin, sa mga cellphones po natin, kailangan po mag-download kayo sa ng apps ng HP Smart. Doon po sa, ano, sa Google Play Store, meron po noon. So, di ba po, alam naman na po natin kung paano tayo mag-download ng mga apps. So, pagka po na-download yun na yun, so install na po yun sa ating cellphone, mag-sign in naman po tayo doon. Kasi so, ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano po mag-print gamit ang cellphone. Kasi nga po, ito po ay wireless na. So, pwede nyo na po i-connect ang kahit ilang cellphone po dito or desktop. So, kami po, nakapag-download na po kami. Punta lang po kayo sa Google Play Store. Tapos, i-download nyo lang po yung, install nyo po yung HP Smart. Yan. Pagka na-download nyo na po yun, may tatanungin po nila kayo na dapat mag, ano, sign in or sign up. Since wala pa naman tayong account doon, nag-sign up po kami. So, pag-sign up po namin, so, the install. Next, mga ganyan. Hihingi po si HP Smart ng password, and then after that, pwede na po tayong mag-print. So, kunyari po, na nagawa nyo na po yun, na install and everything nyo na, magpiprint po tayo. So, sa cellphone nyo po, pag pinindot nyo po yung apps na yun, may lalabas po ng mga ganyan. So, ayan po, mga printable. So, pwede po dyan sa kahit anong file na yan. So, doon po tayo sa printables. Kunyari, dyan, nandyan po yung gusto mong iprint. So, lalabas po dyan, ho. So, intayin nyo lang po na may lumabas na yung gusto nyo iprint. Kunyari po yun, nakapili na ako. Kunyari po, etong, pwede to. So, gusto ko po itong parang may kulay yellow na picture. Ayan. So, pindutin nyo lang po yun. Tapos, preview and print. Ibig sabihin po, yung preview, pinakita niya. And, ayan o. Preview and print. Tapos, so, yun. Pindutin nyo na po yung preview and print sa baba. Pack. Tapos, yan, tatanungin po niya kayo kung ilang copy. Kunyari, isa lang po. Tapos, pindutin niyo po yung HP Smart Tank. Yun. Tapos, yan. Print niyo na po. So, hihintayin na po natin dito yung pin-print natin. Pag po kasi mabagal yung internet connection nyo, mabagal din po yung pag-print. So, ayun. Tumunog na po. So, ayan na po. Nagsisimula na po siyang mag-print. Pag malakas po yung internet nyo, napakabilis din naman po mag-print. At saka po, maganda yung ano, quality ng print nila. So, kami po, hindi na po ako mahihiya ipakita ko sa inyo itong picture ko. Ayan po, scan lang po yan. Hindi po yan yung galing sa pagpiprint talaga. Scan lang po yan. Parang sinirox niya lang. Kung ano po yung itsura ng pinprint nyo, ganun din po yung sa pag-scan or pag-xerox. So, eto po yung... Ba't kanina may mukha? So, eto po yung pinprint natin.
Ito po. Ayan. But ang dami po. So siguro po nakapag-print ako na. Hindi ko po na-check kung ilan yung copy. Pero ang alam ko po. Ay, hindi. Ano po kasi yung, ano na yun, yung page na yun, parang hindi kasha sa isang ganito. So, lalabas pa po yung isa. So, nag-testing na po kami na nag-testing kanina. So, ang luwabas po sa scan ay ganito. Oh, syempre, si mukha ko ang gagamitin to. Dahil lumaka pa lang pa na. Tapos po, ayan, syempre, yung nasa tindahan tayo. Sample lang po yan, ano, ng mga napinprint namin, no? Syempre, excited tayo. Gagamitin natin yung kung ano yung nasa cellphone natin. Aba, eh, wala akong katigil-tigil sa pag-print to. So, ito, no? Ayan. Ganun lang po kadali. Tapos pagka mag-i-scan po kayo or mag-si-xerox, lagay nyo lang po doon sa loob. Tapos, pindutin nyo lang po yung to, yung dalawang bilog, kung may kulay o wala. Tapos yun po, pag matagal po ang pindot, bibilang po kung ilan. Kunyari, hanggang 5. Tapos mag-stop na po kayo. Angatin nyo na po yung kamay nyo kapag nakita nyo na yung print na 5. Tapos yun ho, dire-diretso na po yan. Napakadali. So for sure, itong mga panahon na po ito hanggang mga isang linggo, walang katigil-tigil na pagpiprint ang gagawin mo ng mga anak ko. Ramdam na ramdam ko po. Talagang mag-uubos po yan ng mga dalawa sigurong, ano, mga dalawang rim ng A4 na papel. Tingnan niya ko, nagpiprint pa rin. Kasi hindi ko po na-check kung ilan yung napindot ko doon sa print doon sa cellphone ng anak ko. Ganyan po kadali ngayon, ho. Unlike noong mga panahon ho namin, yung pag-print po, nako, nakakabobo po. So, salamat po sa pag-watch nyo po sa akin kung paano gamitin ng HP SmartTank 515 wireless all-in-one printer. Napakadali pong gamitin. So, hindi po ako sponsored ng HP, ho. Ano po yan? Binili po yan ng asawa ko. Kaya, maraming salamat po lahat sa inyo. Thank you po. And bye, mga sweeties!